ano nangyari kay Delta? Kasi parang lahat ng pinag-uusapan na lang Omicron, eh may mga nagsasabi siya, kuya, itanong mo nga yun, no? Kasi baka mamaya akala ng tao wala ng Delta. Eh paghalagala sasabi may mga, kasi may mga nagsasabi, there are people who are saying, oh, it's fine, you know, if you get Omicron, it's also like a natural vaccine. Sabi ko, yeah, go ahead. You're welcome to try. I already went through it. I don't want it. Yes, sir. Isa po yan sa parang kailangan natin baguhin na pag-iisip ng mga tao ngayon. Kasi sinasabi nila, ah, mild lang yan, okay lang, magkaroon na ako. Ah, mild lang yan, magkaroon na sana ako para magkaroon ako ng natural immunity. Hindi po ganun, no? Kasi ngayon po, hindi po nawawala pa ang Delta variant dito sa ating bansa. Meron pa nga rin pong beta variant na nadidetect sa ating whole genome sequencing. So it doesn't mean that because Omicron is now predominant, ay wala na po yung ibang variants of concern. Maari pa rin po kayong tamaan ng Delta kung sakaling may Delta variant yung nakapanghawa sa inyo. And this Delta variant can cause a more severe disease compared to Omicron. So kailangan lagi na lang tayo mag-iingat. Hindi po natin malalaman kung anong klaseng variant ang tatama sa atin. Ang pinaka-importante, nag-ingat po tayo at nagpabakuna po tayo. Is it true what people, some people believe that if you have one form variant of COVID, you have a immunity good for like 8 weeks. Yung sabi, naku, bulletproof ka, Beltran, 8 weeks, kahit magdala ka dyan, hindi ka tatamaan. I think this is something that we need to clarify. No, it's going to be different for different persons. O lahat tayo, pare-pareho ang ating immunity. Yung ibang tao, maaring mag-develop na itong natural immunity for how many weeks. Yung ibang tao naman, mas maikli. So let us not be reliant na meron tayong antibodies at meron tayong immunity ng 8 linggo at tayo po ay magiging complacent. Kailangan tayo pa rin po ay maging mas maingat dahil alam po natin na maari pa rin naman tayo mahawa kahit nagkaroon na tayo ng Omicron. Mahahawa pa rin tayo, maari pa rin tayo ma-infection.